20-20 kami dito ngayon, bali. 20-20 yan, Brad, 20-20. Friendly game lang, 20-20, ayan kami lahat, oh. Dumami kami. Mga road bike yung mga ano namin, ayun. Ayan, dito kami, boy. Punta ka lang ako. Ayan. Bali, may mga kasama pa kami doon. Babati ako, binabati ko yung mga ano, taga-Bulacan. Ayan, mga taga-Bulacan. Sa mga taga-Bulacan na. Ayan, si Jeff. Bali, medyo marami kami ngayon. Lalaspagin nila kami ngayon. Awasakin yung mga tuhod namin. Maglalaro kami ng 20-20 karira. Papawis lang. Para lang mag-level up yung mga tuhod tsaka baga namin. Ayan, tingnan mo yung isa. Oh, inuubo na. Ay, bakay. Dito kami nagkita sa may ano. Flyover. Bali 5:30, ewan ko anong oras na. So nandun pa yung mga kasama namin daw sa unahan. Ay, mga idol, dito kami mag nag-meeting place. Ayan, oh. Mga road bike yung mga kasama namin. Ito yung malakas. Itano. Christian. Ay, Bobby. Yung sisimula na kami 20-20 lang. 20-20, magkano lahat? 220 240 Yung mananalo magpapamalugaw, ah. Ayun si Awin. Pagpasok na eh. Awin. Oy, pagpasok pa natin na bypass, pwede nang sigara. Ito yung coordinator David eh. Ito yung coordinator David. Ingat lang. Laro lang mga idol. Papawis. Win or lose. Ilan kami lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Basta lagpasan mo na lang. Punta ka na sa kasada. Dami namin, 14. Shoutout, sige! Shoutout muna kayo. Shoutout dyan ang Motos Malabon Bikers. Nauwi dito sa Bulacan. So, what's up mga idol? Good morning! Pahinga muna tayo sa long ride. Pahinga muna tayo sa ahon. Ibang challenge na naman ang i-accept natin ngayon. Bali, ibang challenge na naman yung hahamon sa atin ngayon, mga idol. Ayan, marami kami mga idol. Bali, ang mangyayari dyan, ang gagawin naming challenge ngayon mga idol ay mag-race kami ng 20-20. Karira na naman mga idol. Try natin to. Bali, marami kami dyan. Umabot kami dyan ng 18. So, 14 lang ang sasali sa karira dyan. Bali, rides na lang yung iba. So, ang usapan namin dyan mga idol ay mag rolling kami simula dyan sa may Tangos papunta dyan sa may bypass. So nasa 3 or 4 kilometer din ang layo mga idol. So ang rules, bawal sumunod sa may tricycle at bawal din sumunod sa may motor. So pagkapasok dyan sa may bypass na yan, bahala na kung sinong uunang aatake. So, ito, manapaka-challenge na ito mga idol. Excited tayo dito kasi first time. Bali lahat kami dito, puro mga first time na mangyari sa amin to. Bali friendly game lang to mga idol para lang umimprove yung mga tuhod natin tsaka baga. Para din sa amin to mga idol, practice game, parang ganun. So, pagpasok sa bypass na yan, bahala na kung sinong uunang umatake. So nakikita nyo mga idol, mga kalaban natin ay mga road bike. Yung mga road bike, maliliit ang gulong. Katulad nyan, si GM. Road bike rin yung dala. So mabibilis sa mga road bike. Pero abangan nyo mamaya mga idol kung anong mangyayari sa mga naka road bike na yan. Siyempre, tayo, chill lang. Wag na tayo mag-expect kung manalo tayo o hindi.
Basta i-enjoy natin tong rides na to. Para lang to sa mga friendly game na mangyayari. So ayan na idol, sigaw na. Sama-sama na tayo para sabay-sabay pumasok dito sa may bypass. Ayan, pagkana namin dyan idol ay yan na yung bypass. Kung nakikita nyo sa unahan, ayan na yun, papuntang kanan. So pagkapasok dyan, start na yung kariran yan. So sa nangyayari ngayon, bali kanya-kanyang napakiramdaman, bali nakikiramdam ang bawat isa dyan. So ako dyan idol, ang plano ko sana dyan, tatrunk ko sana ako, pupunta sana ako doon sa unahan. Kaso nga lang, hindi ako makapasok dahil nga andyan si Chip sa unahan ko. So atras na lang muna ako. Pero tingnan nyo mamaya mga idol kung anong mangyayari dyan. Ang kagandahan dito sa bypass na to, meron siyang bike lane. So kahit gaano kabilis yung takbo mo dyan o kahit ano, basta sa bike lane ka, safe na safe ka. Parang ganun mga idol. So ayan, nagtrunk ko na ako kay Jeep. Dahil plano ko talaga nyan, pupunta ako sa unahan. So dumaan mo ako kay JM. Bali may sinabi pa ako kay JM dyan na wag mo nang sabihan dahil 20 pesos lang naman yan. Pero idol, tingnan mo kung sino yung unang umatake dyan. Mayroon na si Awed! Woo! Antay Awed! Awed, antay! Kaya tumira na si Awed! Eh mga idol, ang unang umatake dyan si Awin. Si Awin mga idol ay nakafixi yun. Bali batak na rin yun mga idol. Dahil nga bali na una siya sa pagbabike, na una na siya, matagal na siya nagbabike. Fixi yung dala nun. Mabilis rin, malayo-layo yung lugar din ng napuntahan nun. Maraming lugar na rin siyang malayong napuntahan. So tayo mga idol, kumarga rin tayo ng konti para makahabol tayo doon sa may nag-breakaway, para hindi tayo lumayo. Kaso nga lang, makang kakapusin tayo mga idol, dahil nga sa isip ko niyan, medyo mahaba pa tong bypass na to. Dahil nga nung pumunta kami ng Malolos noon sa may historical church, diyan kasi kami dumaan noon mga idol. So medyo alam namin yan nila Bakay kung gaano kalayo at gaano kahaba yung bypass na yan. So pag kailangan reserve, dahil nung dumaan kami dyan eh kinapos ako dyan mga idol, dahil nga sa lubong kasi yung hangin doon. Kasi yung papunta nyan doon sa Pulilan, bali yung rides na yan papunta pa lang doon, bali ang hangin nyan mga idol nasa likod namin. So ang pagbalik namin mamaya nyan mga idol, yun naman yung salubong na hangin ang sasalubong sa amin. So pag salubong ng hangin, medyo mabigat ang padyak. So medyo masakit sa tuhod yun. So ayan mga idol, baka yung dalawa na yan mga kasama namin, bali yung saunahan na yan, yung kasabayan namin mga idol, hindi namin kasama yan. Bali mga rides din yan sila dyan, magpa-practice din yan sila dyan, marami yan sila. Yan, mga magagaling talagang mga kararista yan, dahil mga nangangarira yan sila, lalo yung naka-road bike. So ang ginagawa ko dyan mga idol, yan, nakasunod lang ako kay Bakay. Kaso nga lang kapos din yan si Bakay, dahil nga naka single speed yung gitna niyan, maliit lang. So ang ginawa ko dyan, kailangan lilipat ako dyan ng tutok. Dito ako tututok sa kabila. Ayan, sa dalawa na yan, para lumagpas ako kay Bakay. Ayan, tinuro sa akin ni Bakay. Ayan, ayan na yung isa sa mga unang nag-breakaway. Naka-road bike mga idol. Kasama yan ni GM. Hindi nyo nakikita yan sa mga ibang video natin na upload, dahil ibang grupo rin yan sila. Pero mga kasamahan din yan natin, mga tropa din natin yan mga idol. So ayan, kainaman dyan mga idol, hindi rin siya tumutok sa likod ko. Pero dapat nga, sa mga ganon, kailangan tumutok na rin siya para puhugutin siya ng, para hindi siya mahirapan. Kaso nga lang, siguro tinamaan din siya, kaya hindi rin siya nakaabot. Bali yung mga unang breakaway dyan mga idol ay isa-isahin nating ipon yan lahat. Tingnan nyo kung anong mangyayari sa kanila dyan.
kasunod nating iipunin dyan. Ayan, si GM. Ayan, lumingon pa siya. Nag-short din yan. Una rin yan nag-breakaway. Kung naalala nyo, kasabayan ni Jeff yan. Yung sumunod nag-breakaway. Ayan mga idol. So, ako, nagpipising lang ako dito. Siyempre, mahirap humataw ka agad. Mahirap umatake ka agad. Dahil nga, mahaba tong bypass na to. So, ayan. Ayan na naman yung maaabutan natin mga idol. Yung tatlo. Ayan, si Awin, si Tano, tsaka si Jeff. Ayan, si Awin. Yan ang unang-unang nambulabog kanina dun sa may unang pasok pa lang sa may bypass. Yung sinigawan ko. Naka-fixy. Kainaman din dyan mga idol. Pero hindi sila bumuntot sa akin. Hindi rin sila tumutok sa akin. Kaya nagtaka ko, ba't hindi sila tumutok sa akin? Kasi dapat mga ganun, tumutok na kaagad sila para makahabol sila sa may ano, sa may breakaway. So nilingon-lingon ko sila, hindi sila humabol hanggang sa hindi ko na sila makita. Lumayo kami ng lumayo. Eh tayo, chill lang tayo dyan. Sinusundan ko lang yung pacing ng dalawa na yan. Kasi nga, ang rules naman mga idol, bawal tumutok sa may tricycle tsaka sa may motor. So hindi bawal yung ganito, dahil nga hindi naman makina yung sinusundan natin. Tsaka ayaw ko rin magtrangko dyan sa dalawa na yan, dahil nga nire-reserve ko rin yung lakas ko dahil may pabalik pa. Dahil nga yung hangin dyan, pinapakiramdaman ko makakasalubong ko pabalik. So medyo mabigat yon. Sa ganyan palang papuntang Pulilan, medyo magaan pa yan mga idol, dahil nga yung hangin na sa likod. So unti-unti natin i-collect yung mga nag-breakaway dyan mga idol. Pero mayroon isang nag-breakaway dyan kasama ni JM. Ang layo ng tirada niya. Layo yung tira niya. Malakas. So maaabutan natin yan. Kukulik natin yan hanggang pinakadulong, dulong-dulong nag-breakaway dyan. Makukulik natin yan. Ayan yung isa mga idol, kasama yan ng mga naka-road bike kanina, kasama ni JM na naka-road bike. So hindi rin yan tumutok sa likod ko mga idol, kaya swerte natin, di ba? Kasi chance na natin yan pag mga ganun. So isa na lang ang titirahin ko dyan, isa na lang ang habulin natin dyan. Tips lang kasi mga idol, pag mga ganyan kasing ginawa nila kanina, mga ganong tirada nila, maaga pa lang tumira na kaagad sila. Alam mo sa mga idol eh, tutuusin lang, ang gumagawa nun eh, yung mga tinatawag nilang batak na talaga sa siklista. Siklistang siklista na talaga, batak na sa training. Kasi pag mga ganon eh, may hinaris din siya mo. At bago-bago ka lang, medyo beginner ka lang, eh mahirap yung ganon. Titira ka, malamang kakapusin ka talaga nun. So medyo masakit sa tuhod tsaka sa dibdib yun mga idol. Eh, okay lang naman yun na tumira ka ng maaga, basta kaya mo siyang isustain na ituloy-tuloy, na yung breakaway mo kaya mo siyang ituloy-tuloy. Dahil nga meron nga iba dyan mga idol, may mga ibang ang kalaban mo na ang gagawin lang nila, bubuntutan ka lang nila sa likod. Ayun, siyempre kanya-kanyang techniques yun. Bubuntutan ka lang nila sa likod, babantayan ka nila ngayon. Pag alam nilang humina yung trunko mo, humina yung padjak mo, at alam nilang napagod ka, dyan ka nila ngayon titirahin. Magbe-breakaway yan. Didistansya niya na para hindi ka makahabol ka agad. Titirahin nila ka agad yan. So, andyan mga idol. Malapit na yung maabutan natin yung pinaka-breakaway natin dyan. Ayan, ayan na siya sa unahan mga idol. Ayan yung pinaka-last na breakaway. Yan ang pinaka-una-una ng breakaway, naabutan natin yan. Dahil nga, tingnan mo naman yung ano dyan, medyo napagod na rin siya. So, nagulat pa nga siya dyan nung nakita niya ako, kaya niyaya ko na siya. Ayan, lumingon siya bigla. Sabi ko, pasok. Eh, dahil nga
magkakasama lang din naman, kami-kami lang din naman. So, niyaya ko na lang din. Dahil nga, friendly game. Di naman totoong karera to, bali, laro lang. Para lang ma-exercise ang bawat isa. So, sabay-sabay na kaming dalawa niyan, mga idol, hanggang sa pumunta sa finishing line. So, tuloy-tuloy lang hanggang sa ano dyan, yung kumalas na yung dalawa dyan. Dahil yung dalawa dyan na sa unahan namin na yan, na sinundan namin mga idol, ay may karira nga rin sila. May nagaantay rin ng mga grupo sa kanila dyan sa unahan. Ayan. So, sabi niya, pag balik namin mamaya, magpapalitan kami para yung breakaway namin dalawa, tuloy-tuloy, hindi kami maabutan sa kabila. So, kailangan yung takbo namin dyan, kung ano yung bilis ng takbo namin, dapat kailangan continuous yun. Dahil nga, ang sa likod lang, ang inaano ko lang talaga dyan, inaabangan si Awin, baka maya nagre-reserve lang siya ng lakas at bigla siyang sumunod, eh maabutan kami. So hindi natin hahayaan yan mga idol. Kailangan i-maintain natin yung takbo natin dyan hanggang sa kumalas yung dalawa na yan. So ayan mga idol, kumalas na yung dalawa dyan. So mangyayari dyan, magpapalitan kaming dalawa naman. Palitan kami ng trangko para bawat isa hindi mapagod. Dahil nga sa malayo yan, bali na sa 15 to 20 kilometer yan, simula sa Baliwag papuntang Pulilan. So kung magbalikan siya, nasa ano na rin, 30 to 40 kilometer ang haba ng bypass na yan mga idol. So ayan, titira na naman ako dyan. Pero yung lakas ng tuhod ko dyan mga idol, hindi ako nakakaramdam ng pagod dyan dahil nga condition din. Dahil nga sa totoo lang, bali yung bike ko na yan, ginagamit ko araw-araw yan pag pumasok ko sa trabaho ko. So ginagawa ko, minsan nagpipising ako, binibilisan ko, yung baga walang tigil yung padjak, hanggang sa ma-reach ko yung destination na gusto kong abutin na walang tigil yung padjak. Kumbaga tinitraining ko rin yung tuhod ko dyan, tsaka baga ako para kung sakali nga mangyari yung mga ganyan, may panglaban tayo. So worth it naman mga idol, nagawa natin dyan. Abangan nyo maya mga idol kung pang ilan tayo dyan. So ayan, dinadagdagan ko pa mga idol, pag nakadapa ako ng ganyan, ibig sabihin binibilisan ko pa yan, dinadagdagan ko pa. Kasi nga kailangan hindi tayo maabutan ng mga nasa likod. So bago ang lahat mga idol, kung bago ka lang dito sa channel ko, kunting support lang mga idol, please like and subscribe naman. Kunting suporta lang mga idol. Ayan, mali, pabalik na kami. Ayan, pagbalik namin dyan mga idol, makikita ko dyan parang malapit lang, parang malapit lang yung distansya namin. Ayun, si Tano, malapit lang. Kaya ginawa ko dyan, sabi ko, Attack, dagdagan mo, kargahan mo na. Kasi nga malapit lang yung kalaban namin, nakabuntot lang pala sa likod. Ayun nga, yung nakaitim na yun na dumaan kanina, si Tano yun, bali na sumusunod pala siya. Kaya sinabi ko, sige, atakihin mo na, para hindi na makasunod, kargahan mo pa. Kaya ginaganon ko mga idol, para tuloy-tuloy na yung bakbakan namin. Kasi nga pag may hinahina yung tirada natin dyan, maabutan tayo ng sa likod. Dahil nga hindi rin naman sila ano yun, hindi rin mga mahinang siklista yun, mga malalakas din yun. Dahil nga may mga training din yun, bali mga umaahon din yun. Kaya may panglaban talaga yun. Minsan kasi may pangyayaring
sa una napagod ka, pero pag bandang huli, pag uminit na yung tuhod mo, lumalabas naman yung lakas mo. Mayroong ganyan kasing pangyayari. So mga idol, kung napapansin nyo, may mga blink siyang pangyayari sa video. Bali, pinuputol ko lang yung mga boring parts ng karira na to. Yung mga, kasi napakahaba nito mga idol, maabutin to ng 35 minutes. So kailangan natin putulin para maging madali at hindi tayo maboring. At kailangan ikakat natin mga idol para tuloy maganda ang video natin, pipiliin lang natin. Kaya pipiliin natin mga idol yung action parts ng video na to para hindi naman tayo maboring, dahil napakahaba kasi ng video na to. Kaya pipiliin natin yung mga medyo ma-action. Pero dalawa lang kasi kami dyan sa unahan mga idol, kaya medyo hindi siya ma-action yung karira natin. So mangyayari dyan mga idol, medyo nakakaramdam na rin kami ng pagod dyan dahil nga napakabigat na. Dahil nga tulad ng sinasabi ko, ang pabalik niyan papunta sa finishing line dahil pasalubong na ng hangin. So medyo mahirap, medyo mabigat para sa amin. Kaya nangyayari dyan mga idol, dahil yung kasabayan natin yan, mauna siyang nagtrangko, medyo nalalaspag siya. Kaya may pangyayari na humihina siya, bumabagal siya. So ang ginagawa ko, tinatrangkuhan ko kaagad para yung takbo namin dalawa, yung speed namin dalawa, hindi mababawas. Dahil nga yung sa likod natin, medyo malakas yun, makakahabol yun sila, malay natin. Nung una lang silang napagod, una lang silang tinamaan, pero nung uminit yung tuhod nila, nagkaroon pala ng lakas. Kaya maaabutan at maaabutan tayo. Meron kasing ganung pangyayari, di ba mga idol? So ang gagawin natin, ginagawa ko dyan, pag alam kong nangihina siya tulad nyan, tatrangkuhan ko ngayon yan. Babatakan ko kaagad yan mga idol. Kakargahan ko ng gusto yan. Dadapaan ko para yung hangin hindi lahat mababangga sa katawan natin, para bibilis pa yung takbo natin. Kasi mga naka-road bike yung sa likod natin, ang ini-expect natin yan, si Tano at saka si Awin, naka-road bike kasi sila eh. Nakita nyo kanina mga idol, nung pagliko natin, di ba? Kaunti lang distansya niya. So pag kinargahan ng kinargahan ni Antan yun, lumakas pa siya doon, malakas pa yung resistensya niya doon, pwede maabutan niya kami kahit pasalubong yung hangin. Dahil nga yung road bike, magaan lang padyakan yun mga idol. Kaya ginagawa ko dyan, binabantayan ko siya, pinapakaramdaman ko siya ngayon. Sinasabihan ko lang siya, sige tirahin mo. Pero pag tulad ng ganyan mga idol, na alam kong nangihina na siya, papasukan ko ngayon, tatrangkuhan ko na naman, kakargahan ko yung padjak ko dyan mga idol, para bumilis ng bumilis, hindi bababa yung speed namin. Dahil nga nararamdaman ko dyan, pag nagtrangko siya, humihina yung speed namin. So may pangyayari talagang maabutan kami. So mga idol, kung bago lang kayo dito sa channel ko, hingi lang ako ng kunting suporta. Please like nyo naman, tsaka subscribe. Tapos hit nyo na rin po yung notification bell. I-all nyo na para every time na may upload ako, ma-notify kayo. Ayan, maraming salamat mga idol. At nagpapasalamat din ako sa mga 200 plus subscriber natin dyan. Shout out sa inyong lahat. God bless all mga idol. So tuloy lang tayo dito sa may rides natin, new challenge. Ayan mga idol, bali sa video na to mga idol, bali hindi nakunan yung finish line nito, dahil nga tumunog kasi itong GoPro ko mga idol.
Kala ko nalubat siya dahil mabilis kasi tumalubat. So kala ko nalubat siya. Nung pagdating ko naman sa may bahay, nung chinik ko naman siya, ano naman siya, may full memory siya. Kaya nagtaka ko, ba't full memory? Kaya nung chinik ko siya, mga idol, eh nakalimutan ko palang i-delete yung rides namin sa may Barangay Bitungol noon. Kung naalala nyo, yung umahon kami ng Barangay Bitungol, yung sa Norsagaray, yung mahaba yung ahod namin. Nakikita nyo rin yun, idol, sa naka-upload rin yun sa may YouTube channel ko. So mahaba-haba rin yun, kasama ko sila Antan doon. So kaya naputol tong video na to dahil nga doon sa may video na yun, dahil nga medyo mahaba. So pagdating dito sa may dulo, mga idol, sa finish line, hindi na rin kami nagbakbakan dalawa dahil nga wala na tayong camera. Bali sayang lang din yung effort natin, hindi makikita, nag full memory yung camera natin. So ang mangyayari, mga idol, ipapakita ko na lang sa inyo kung sino ang nanalo sa amin dalawa at kung pang ilan tayo. So ito yon, mga idol, ang nanalo. Panoorin nyo. Ayan, mga idol. Woo! Ito ang nanalo. Siyempre, pangalawa tayo. Ayan, si Tano, si Jeff, si Awin. Sabi ko siya, Tano. Bumili na sa una. Ayan. Gupulay na sa una. Oh my God. Sarap. Ayan pa mga kasama namin. Ay, hindi pa pala yan. Mga iba pala yan. Nako, nag-blurred pa. So ayan, guys, eto first, second, sino kanina? Si Antan. Third. Fourth. Ito si Awin. Ako, si Awin ang idol ko. Idol. Talo ka. Nagipaglaruan. Kunwari lang yan si Awin. Kunwari lang yan. Oh, sarap. Kontan, humato kayo. No. Ayun, guys, naantay pa namin yung mga kasama namin. Tayo pa yun. Bali kami yung nauna. Mission. Ayan, sumusunod si Bakay. Pinakamahabang ano. Bakay, sumusunod. Lalo, kaya tsaka yung talo. Sino, sino? Wala, hindi na kami nagtratrata. Sino, nanalo? Siya, number one. Okay. Meron na ito yung... Ito yung prize. Nang first prize. Nahuli na. Yung kasama namin, wala pa. Ikaw, Jeff. Ito mo, hayop ka. Ano masasabi mo, idol? Hirap. Maganda ba yung teamwork natin dalawa? Ang ganda. Ha? Tangina, wag na kayo magbabad. Kung puro kanyang gagawin niya, puro kayo masisiraan. Boy, boy. Kahaboy pa si Boy, boy. Ayan na kami, guys. Ayan na kami. May mga naiwan pa doon. Hindi naman sila yung nag-ipagkarira. Masarap pa yung